Okay. Yesterday, we have discussed the perimeter and area. So, yung perimeter ay the total of sides of a flat surface or a polygon. So, meron tayong formula sa square and rectangle. Sa perimeter, sabi naman sa natin sa perimeter is the number of square inside the flat surface or ng isang polygon. So we measure it as squared. Okay. Now let's go to integers. Okay, oh, kids, makinig kayong mabuti ha, kasi I will explain it very carefully itong integers natin. So parang babalik lang tayo sa addition, subtraction, multiplication, and division. Pero may mga madadagdag. So, kailangan makinig kayong mabuti or pwede niyong ulitin itong video na ito. Okay. So, let's start. Okay. So, integers. Pag sinabi natin integers, include all whole numbers and negative numbers. So, whole numbers, tinatawag din natin tong positive numbers at saka yung zero. Yan, kasama siya. At yung negative numbers. Mamaya, makikita natin kung ano ba yung mga negative numbers. So, this means, if we include negative numbers along with the whole numbers, we form a set of integers. An integer is a number with no decimal or fractional part, and it includes the negative and positive number, including zero. Okay, hindi ito fractional or hindi ito decimal part. So, ang pag-aaralan natin is positive and negative, including the zero. Okay, positive numbers. A number is positive if it is greater than zero. Or may makikita kayong parang maliit na plus sign. Ayan, sa mga number. So, pag mas mataas sa zero, tinatawag natin itong positive. Example, 1, 2, 3. Or positive 1, positive 2, positive 3, and so on. Okay. Negative numbers, a number is negative if it is less than zero. Pag mas mababa sa zero, tinatawag na natin tong negative. So, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Zero is defined as neither a negative number nor a positive number. It is a whole number. So, ang zero, hindi siya negative, hindi rin siya positive. So, pero whole number siya. Okay? So, these are the integers. Lahat ng nakikita nyo sa left ay integers. Lahat ng nakikita nyo sa right ay whole numbers. Sa whole numbers, yung 0 included. Yung 1, 2, 3, 4, 5, tinatawag natin itong counting numbers or natural numbers. Okay. O, tingnan nyo to. Zero is neither positive or negative. Okay. Yan. Zero is neither positive or negative kasi lahat nung nasa left side nyo ay, na nakikita sa left side nyo ay negative. Lahat ng nasa right side nyo na nakikitang number ay positive. Okay, nagkakaintindihan tayo ah. Okay, negative integers, may negative, before zero, positive integers after zero. Okay, so yan yung positive and negative integers. Okay, let's continue. Okay, addition of integers. So ngayon, pag-aralan natin yung addition
and subtraction of integers. O kids, makinig kayong mabuti kasi napakadali lang naman ito. Okay, so I will give naman sets of example para sa ating lesson for today. Okay, addition of integers. These are the rule. Ito mo ng rule na to. To get the sum of integers with same sign, ibig sabihin ng same sign, pareho ng sign. Kung parehong positive, parehong negative. Okay. With same sign, add them and affix the common sign. Okay. In a layman's term or simpleng explanation, pag pareho ng sign, i-add lang natin sila at kopyahin yung sign. Okay, example. Let's see the example here. Tingin. Let's say we have positive 4. Okay. So we have positive 4 plus positive 2. Okay. So sabi, i-add lang 4 plus 2, that is 6, and affix the common sign. So, kukopyahin lang natin yung common sign since na positive siya, since na positive yung ating sign, so positive din yung ating 6. Okay. So, how about if we have negative sign? Same negative sign. Let's say negative 4 plus negative 3. Okay. Ano yung gagawin natin? So, i-add muna, sabi, di ba, dun sa ating rules to get the sum of the integer of the same sign dahil pareho naman silang negative, i-add muna natin. So, 4 plus 3, that is 7. Then, affix the common sign. So, dahil pareho silang negative, kukopyahin lang natin na negative. Okay, madali lang ha. Pag parehong positive, positive. Pag parehong negative, negative. That is in addition. Okay. Now, paano kapag pareho magkaiba naman yung sign? Okay, kinig dito. Okay. To add integers with different sign, get the difference of the absolute values, affix the same sign as the addends with the greater absolute value. Okay. Ganito, para maintindihan natin. Pag mag-a-add tayo or magpa-plus tayo ng magkaibang sign, ang gagawin natin ay kunin yung difference nung dalawang number and pagtapos tignan kung sino yung value na may ano yung sign nung may pinakamataas na number at kokopyahin lang natin yung kanyang sign. Okay, let's say this one. Let's say we have positive 7 plus negative 8. Okay. So, magkaiba yung kanyang sign. So, tingnan natin yung absolute value niya. Diba, mas malaki si 8 sa 7. So, subtract natin yan. 8 minus 7 is equals to 1. Then tingnan natin kung sino yung kung ano yung sign ng pinakamalaking number. Yung pinakamalaking number natin between sa 7 at 8 ay si 8. So ano yung sign ng 8 natin? Negative. So i-affix or kokopyahin lang natin yung sign ng pinakamalaking number. So positive 7 plus negative 8 or plus negative 8 is equals to negative 7.
Isa pa. How about negative 3 plus 9? Positive 9. Okay. Negative 3 plus positive 9. Okay. So, ang absolute value, malaki yung 9 kaysa sa 3. Kunin natin yung difference. 9 minus 3 is equals to 6. Then, ano yung pinakamalaking number natin dyan between 9 and 3? That is 9. Ano ang sign ni 9? That is positive. So, kukopihin lang natin yon. That is positive. So, the answer is positive 6. Isa pa. Let's say we have negative 10, okay, plus positive 3. Okay. So, mas malaki si 10 kaysa kay 3. Subtract natin yan. 10 minus 3, that is 7. Then, sino mas malaki kay 10 at saka kay 3? Siyempre si 10. Kunin natin yung sign ni 10, that is negative. So, negative 7. Okay. Madali lang, di ba? Okay. So, now, let's go to subtract.